Good afternoon, everyone. Papunta tayo ngayon para i-pick up yung last week na pinost ko about sa pre-order na iPhone 16 Pro Max 512GB ay andito na. So, pick up lang natin today. Napakainit. Pick up lang natin today. Kasama ko si Admin Jay dahil later ay may gagawin kami. Bangan nyo ako habang i-document natin yung pag-pick up. Kasi every year yan eh. May ano talaga. Minsan wini-wish ko na sana every 2 years or 3 years yung upgrade ni iPhone. Kasi nakakapagod din mag-change, maglipat ng mga data. Especially as negosyante ka, halos lahat ng banks ngayon dito sa Thailand, kailangan kong puntahan, kailangan kong tawagan. Normally, hindi pa talaga pwede tawagan. Kung sa Pinas ako nagpalit, hindi pwede matawagan. Kailangan pupunta ka talaga ng Thailand para i-update ang unit mo sa branch mismo nila. So ngayon, since nandito na tayo, ipapa-update na lang din natin agad sa mga branches kung may time pa. Pero kung wala, next time na lang. Pero tumawag na kasi kahapon ang iStudio Thailand. It's okay, thank you. Tumawag na kasi kahapon ang iStudio Thailand para pwede na ma-pick up yung pinareserve ko pre-order na phone unit. Andito na nga tayo ngayon sa Central Westgate iStudio, Studio 7 para i-pick up dahil tumawag sila kahapon. Kailangan puntahan agad kahapon. Sobrang pagod ko galing nag-live selling sa House of Little Bunny. So, kailangan ko lang puntahan today kasi may reservation or deposit. Baka lang naman i-cancel nila or kasi yung isa kong concern, naghihintay na yung bibili ng iPhone 15 Pro Max ko. So, tayo sa loob, tingnan natin kung makukuha ba talaga natin today at para ma-check natin ang iPhone 16 Pro Max 512GB in Desert Titanium. Let's go! Pre-order ka. Email siya na. Okay ka. I didn't bring my passport, only photo. Is that okay? Okay, ka. Thank you. Anika. Yes, ka. Medyo ang dami ngayong tao dito sa Studio 7 ng Central Westgate. Iba sila magbenta dito kasi yung mga Thai talaga, pag kumukuha sila ng bagong unit, kumukuha na din ng full blast accessory sa iStudio. Oh, sorry, Studio 7. Ayun na, the moment of truth, nagpirmahan na nga tayo. Bibigay ko lang to kay Admin Jay para ma-record niya. So we paid on the Bangkok Bank. Confirm. 16 Pro Max, Desert Titanium. Okay ka. Open here? Can I open at home or on here? Okay ka. Ipa-zoom natin. Zoom mo yung color. This is the Desert Titanium.
So how's the color? Cute, parang nude, no? Okay, what you see in the box? Meron na agad siyang wire and my pin. Wala na daw yung sticker. Maghintay ng sticker. So wala tayong aesthetic effect niya. Pagibuksan nila dito. So this one papakita ni Admin J. Para tama yung likod. Desert Titanium, yes. 512 gigabytes. Ay, paliktad. Ayan. Gaano ka ka-excited? Hindi masyado excited kasi ang daming gagawin bago ma-fully set up. Tsaka every year mo naman yung ginagawa. Kapoy lang viewed. Pabalik-balik ko diri usahay. Lado na ka diri. Sa kadagano. Nagalahi mo po din ang mga nawong. Hmm. Okay, ako mag-anab eh. Ayan, para makita nyo ano yung ginagawa niya. Hindi mawawala aking inhaler na Hong Kai. Isi-set up muna dito or titignan, ipapakinig sa akin kung maayos siguro ang camera or ang audio. Tapos later ko na isi-set up sa bahay. Kasi dapat pag i-set up ko ito, dapat focus ako dito para matapos agad at maibigay ko na ito sa owner niya. Camera, phone back. Okay ka. Tignan natin. Ang laway using app. Try it. Oh, so, wow, kuya wa, oy. Ilan nice ka, are you, Jet? Wait, yes. And then front camera. How to, front camera? Okay. Ayan ang front camera, oh! Ah. Ang back camera again. Da. Tapos ano to? Hindi ko nasa... Ay, okay, mag-change ng mode. OMG, very nice. That is Admin J on the background. Back dito. Dito sa taas. Let's see anong bago. May spatial siya. Yeah, portrait, photo, video, cinematic, slow-mo, and time-lapse. Okay, the stereo. Okay, ka. Okay, up. Okay. Okay. Camera control. So you open it one. And camera control. Okay. Okay, camera control. Yeah, okay, ka. So that's it. Thank you so much. Can put back inside. Ayun na nga, binalik na sa loob ng kanyang box. And later, gagawa ako ng aesthetic na unboxing. Or aesthetic na unboxing. Alright, thank you so much, iStudio. That was really quick because I did my reservation on using online. Kapunma ka. Salaw, chame ka. Ah, okay, chay ka. Okay, dahil ginawa ko nga, tapos ang tagal bago dumating, parang last month ko pa in-order, di pa dumating, kinansel ko na, tsaka dito na ako pumunta diretsyo, nag-pre-order na ako diretsyo dito sa mall, mas maaga pang dumating. I went last week, sabi nila sa 8 pa daw makukuha, but then tumawag sila kahapon na pwede nang ma-pick up, pero ngayon ko lang siya pinuntahan. And finally, nakuha na natin. This is 512 gigabytes. Dahil sa aking apps pa lang, kulang ang 256, kakaunting photos and videos na lang aking mailalagay. And for now, hindi na maglo-load ang aking LINE messages. Papakita ko sa inyo later, now na lang, papakita ko sa inyo gaano kadami ang aking LINE messages, ha.
Ayan, sunod-sunod, ratatat yung aking line messages. Umaabot to minsan ng 40,000 na messages. Tapos, hindi na ako nakaka-receive ng notifications. Ayan, dahil puno siya lagi. Kailangan kong mag-delete ng notifications para pumasok yung iba. So, pag sa labas, makikita na yan, 17,000 ang laman na messages ng aking line. Ang bangko dito sa Thailand ay 4. Ang bangko sa Pinas, 4 din. Lahat yan naka-online lahat. May CCTV pa na connected sa bahay at sa mga shop sa Jensen. Let's see, gaano kadaming apps meron dito. Ganyan po kadaming apps ang nasa phone ko. Ayan. Pero never ako na bar down dito sa iPhone talaga. Dati hindi naman ako maka-iPhone. But when nag-start na ako mag-business, sobrang gamit ko siya sa business. Lalo na mga online transactions ko at more on transactions ko online talaga. So, bawing-bawi, no loading. For me, hindi siya luho dahil siya ang aking bread and butter. Kailangan ko mag-upgrade kasi pag hindi, stress sa akin. Pag dati kasi doon ako sa high-end na Oppo, high-end na Sony. Yun yung aking mga phones dati. Kasi yun yung gusto ko. Ayoko talaga ng iPhone dahil overpriced. Then later on, sabi ng friend ko, give it a try. So, first ko na iPhone dati is iPhone 7 Plus na naging incentive ko pa sa isang supplier dito sa Thailand. Feel na feel ko yung paggamit talaga una-una. I mean, hirap na hirap ako sa paggamit una-una kasi hindi nga siya friendly. Complete transition from Android to iOS. Then, hindi ko din siya ginagamit kahit ang naka-on. Bumabalik pa din ako sa Android. Then, sabi niya na, ate, tiisin mo lang. Give it a try. Tiba, makikita mo talaga ang ano mo niyan sa business. And after noon, nung nag-ano ako sa iPhone, hindi naman sa pagmamayabang ha, pero nabawasan ng aking stress kahit na ang daming loading na apps, background apps, hindi siya nag-hang and walang madaming tawag nito, ads na lumalabas. Maybe to others, it's, you know, full of shit. But for me, later on, hindi naman, na-realize ko na worth it, super worth it siya talaga. Hindi ko din naiintindihan, bakit yung iba, yung mga walang pera, I mean, walang ganong kalaking source of income, kasi for me ha, nabibigatan ako sa iOS, pero yung iba, nakaka-afford talaga, kahit na walang negosyo, I don't know. Sayang yung brand ng Apple or iPhone o yung maximum na kaya niyang magawa. Kung ang habol niyo lang yung mansana sa likod o dahil sa naka-Apple kayo. Ako hindi ko kasi feel na naka-Apple ako eh. Minsan natatabunan na nga yung ano dahil sa ang dami-daming casing na ginagamit. Ang alam ko lang, very convenient sa business transactions ko. And sa tawag nito ngayon ay dahil mag-upload ako ng mga videos sa aking YT channel, mas magagamit ko na din siya. So, ayun lang. Let me know your thoughts. Bakit iPhone users kayo, Apple users, iOS kayo, or bakit Android? Full respect to everyone. Maglalagay na tayo ng comment natin sa iba ba bakit ganito yung mga gamit natin, ha? Thank you! Nakalabas na nga kami ni Admin Jay dun sa Central Westgate. Papunta naman kami doon sa BB Market. Ayun o. Doon na market. Bangyay Market. Isishare ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin namin. But I have to treat Admin Jay. Kasi masyadong busy. And this week, tatargetin namin yung ano yun. May iba pa kaming live selling. And dapat pag live selling, dapat presentable talaga. At parang pahinga na din namin, relax and wide na hindi kami nakakahawak ng cellphone. Kasi halos transaction pa naman ay cellphone. Masyadong maingay po ha, pero hindi naman yung sirbato, hindi yung car horn ang maingay. Yung tunog ng mga sasakyan ang maingay. Ayan. We are already here at the train station na po. Ito, Purple Line train station na nagpo-connect sa line papuntang Bangkok. Mamayang hapon, puno na yung market na yan dyan sa baba. Mga food market, clothing. Alam niyo naman ang Thailand. Thailand is a fashion and food capital. And parang Pinas lang din siya. Ayan o yung mga wires na nakahilera dyan. Kaya yung mga turista na napupunta dito sa Thailand, pinipicturan talaga nila yung mga wires. Kasi unusual sa kanila na nakakakita ng wires.
example ako, yung pumunta kami ng best friend ko sa Europe, Finland, Switzerland, Estonia, Paris, wala kaming nakitang mga wires kasi lahat ng wires nasa ibaba. So pag may mga foreigners ako nakikita, dati hindi ko nare-realize bakit nila pinipicturan yung wires, wala bang wires sa kanila. And then ko na-realize yung pumunta ako sa country nila, kaya pala walang mga wires, wala pala silang mga wires sa taas. Yung mga wires nila nasa underground lahat. So doon kami galing sa mall na yon. Yan ang itinawid namin na bridge. Andito na kami ngayon sa baba. Ang bilis namin maglakad, no? Ayan, please guide the way, Miss J. You know already where's the way. Kasi galing na yan siya dito. Alam niya na kung saan papunta. Are you thirsty? Do you wanna drink something? Before tayo mag-sit for 1 hour? Yeah, yung drinks na lang, no? Bili tayo ng drinks, oo. If they have Cheyenne or... Kasi nag-decide kami na mamaya na lang kakain pagdating sa bahay. Ito yung makikita nyo dito pagpasok. May mga fashion. And nagapasunod lang. Naghihilerahan. Parang ano, ang mga nail services. Bow, mga tali sa buhok. Medyas. Kaya very accessible yung market dito. Punta ka lang ng market ng Thailand. Lahat ay makikita mo na. PVC nail services. Ang dami dyan. Normally at 3 p.m. bukas na. Pero 1 p.m. prepared na yan sila. 1:30. Halos nag-open na. Nag-umpisa na silang magluto ng mga pabenta nila. Ang maganda pa sa Thailand, kahit mga lola na matatanda na, ang galing at grabe mag-ayos. Hindi ko pa kayo nailibot dito. Ngayon pa lang. Ayan, oh, mag-collect ka niyang figurine na yan. For? Pampag-utra man sa room for me, ha? For me, pampag-utra siya sa room. Yes. Ito na lang siguro, Jay. Oh, masarap man ito. Wala yung nag-ano ba? Nag-serve ng ano? Cheyenne? Hanap? Oo. Tingnan natin dun sa likod banda kung meron. Dito sa side na ito ng BB Market ay mga fashion na yan lahat dyan. Doon, mahabang alley. Puro na damit ang benta nila. Biti pa natin ng cycling mamaya para sa ano, pag live selling. May cycling ka, wala? Okay. Magtingin na lang tayo ng ano, nung pang-upper. Pero may gi-check out man ako, baka okay na yung gi-check out ko. Pero kung may makita tayo dito na fit agad sa'yo, kunin na natin. Ayan, may mga bento siyang labubu, mga lilac. Ayun, open na dun. Kailangan na namin magmadali para matapos kami agad. Dahil madami pa kami iniwan na trabaho. Dahil sa iPhone 16 Pro Max. Pero sa, to be honest, pagdating sa bahay mamaya, hindi ko pa ito bubutin-tingin. Hindi naman kasi ako ganun ka-excited. Nawala yung point ko lang na bakit ako kumukuha ng bagong phone ay to upgrade. At para yung mga transaction ko, tuloy-tuloy ba, parang updated. Yan ang market dito. Oo, no? May Cheyenne ไหม คะ ค่ะลุงเวนะคะมีจ้ะ เท่าไหร่คะ 30 ครับ เอา 2 แก้วค่ะ 2 แก้วนะครับ ใช่ค่ะ วันหน่อยนะคะ วันหน่อยนะ ใช่ค่ะ 50% ค่ะ 30 daw chat kunan mo dito ng 30 gang kung meron tayo
30, isa sa dalawa, 60. Yung 100 na lang. Yung maganda sa Chaya nila, yan yung gusto ko dito. Live na, ano talaga, tawag dyan? Mix. At saka binubrew. Hindi pareho yung iba na timplada na. Kaya pag pumunta kayo ng Bangkok, gusto nyo mag-ano yung chatramu, yung Chaya nila, green tea or kahit yung orange tea lang nila. Tingnan nyo talaga yung ginaganyan, oh. Yung freshly brewed, wag yung nakatimpla na. Kasi mas masarap, mas mabango siya. Oo. Creamer ang ginamit niya dito instead na condensed milk. Titingin ako dun sa kabila ng sandal. Nimpyuhan ako na niya. Hindi ko ganahan. Nimpyuhan ako na niya. Balik sa box. May mga bagong design sila. Pwede kayo magpasabay sa akin ng mga designs dito, ha? If may mga bet kayo, ayan, pwede nyong i-pre-order sa akin. Pero yung sa shop na ito, mabilis maubos yung mga tinda niyang mga sandals. Sana mamaya may makita tayong ibang sandals na ano, na available dun sa dulo. Para makapag-live selling tayo kahit na saglit lang. Kung may time na naman. Kasi ang dami kong gustong ibenta sa inyo, tapos yung iba natatabunan, hindi ko na na-entertain yung ibang mga tinda. Yung mga kailangan kong customer na pagsendan. May customer ako na bound to UAE at Mongolia. Hindi ko pa pala sila na may message. Pero nakapagbayad na sila ng full. So, ang deadline ko sa kanila bukas, kailangan masend ko na yung mga boxes na order nila. Okay, saan kami pupunta ni Admin Jay today? Ay, magpapa-nails. Wow. Para pag mag-live selling kami, pack na pack ang aming mga nails. So, diba self-care yun, ha? Self-care kasi masarap sa pakiramdam pag maayos, maganda ang ating nails while flexing something. Ano yun eh, pag nag-online selling tayo ng mga gold, ng mga damit, ng mga ganyan, dapat maayos tayo yung mga kuko natin, buhok natin, nagdi-dipstick naman tayo, nag-aayos ng ano ba, para ma-attract din naman, ma-motivate yung mga bumibili sa atin. Kasi aminin natin, no, kahit na tayo mismo yung bibili sa ibang live sellers, hindi natin feel bumili pag yung seller ay parang yagit, diba? Nakapunta na si Admin Jay dito before, and ito talaga yung suki na naggumagawa ng nails ko. Dito lang sa Thailand, Thailand ako nakapagpagawa ng nails na yung ordinary gel nila. Nagtatagal talaga. Yung status ng nails ko ngayon ay ganyan na. Oh. Sobra 1 month na yan siya. Gawang Jansen yan ng aking colleague doon. May sarili siyang shop na ito na talaga ang ginagawa niya. Nag-nails sa Jansen. Ang galing niya din mag-nails. Oh, walang langkat, walang putol. Dito sa Thailand, may suki din kami dito na pinupuntahan. And hopefully, open na sila today. Dito kami sa loob kasi may aircon. Ah, patingin lang nabili mong Chayen! Chanan! Yung aking short pala from... Ayan. Yung aking short marumi. Ay, marumi ang kanilang salamin. Yung aking short is... from our live selling pa yan, ha. Salamat sa mga umorder. And our slippers, very comfy slippers, walkable slippers, parang cotton candy, dahil cotton candy talaga ang kanyang brand. Okay, magpalinis tayo. Hello, ha. Pert may ka? Okay. So, eto ang setup. Ikaw mauna, Jay. Ako na lang. Ganito ang setup dito. Ayan, uupo ka lang. Tapos, iano mo yung kamay mo, bibigay mo yung kamay mo sa kanila. Pero mabilisan, kaya hindi na ako magda-live dito, ha. I'll see you in a bit. Bye! From this one, I'll show you later what's the finished product. Saan ka? Doon ka kay ano? Okay, kakatapos niya lang linisan aking kuko. Di ko na pinatanggal yung PVC. Para mahaba pa din siya. Daming color, no? Para hindi tayo nakapag-stress ano dito. Nakapag-unwind. Aha.
Same, no? Yes. Brighter ni Mai. Daming colors pinapakita. Ang dami-dami. Gusto mo lang mag-unwind. Ayun si Admin Shay. Ah, this one. This one, it's ha? Okay. Yeah, okay. Yeah. Gusto kasi bright. Bright ang aking theme. Be, wait lang. Etong blue. Aquamarine. Nasiro aquamarine o itong purple. Lagi na kasi ako nagpiting. Or orange. Wait na, I'm thinking between the two. This or this. Can you try first? Tay Mai. I want to try the color of this and this. Yes. Thank you. Jet, pag inom sa Jet. Inom sa. Ha? Hot pink. Ang bilis ng Thai mag-ano, gumawa ng mga nail procedures tsaka ang ayos ng mga gamit na ginagamit nila na kahit makapal yung kulay mo dati or ang tatanggalin mo na nail, ano yan, yung existing nail polish mo, ang bilis lang nilang makamove on sa next task or next step. Tsaka ang galing talaga nila humawak ng mga drilling machine. Ang bilis pati. Ang ano lang nila dito ay hindi sila naglilinis. Walang cuticle remover, walang ganun. Diretso linis na lang ganyan. Drilling, hindi na tinatanggal yung mga dead skin sa gilid. Ayan guys, tapos na si Miss J. And this is my nails. And sa kanya ay, ano yan, parang purple, ombre, cat's eye ombre purple. Yan, matchy-matchy sa aking lips. Ganyan ang color. Mali-mali. Color with my payagan sa nato. Kaya doon. Ngit-ngit. Matchy-matchy color with my ayan. Mini Clara by House of Little Bunny. Genuine leather. Tapos na yung aking fingernails. Dito naman sa toenails. Ganyan na yung style nila dito. Oh. Upo lang sila sa baba. Hindi nila lilinisan yan. I-drill lang nila ang palibot. Kukunin lang yung dry skin sa gilid. Ba't hindi nila kukunin yung cuticle? Enough lang na para makapatong yung gel polish sa taas. So, lalagyan na rin natin dahil ang tubal na tingnan ng ating paa. Huwag nyo na lang po i-zoom, please. Okay, update ko kayo later once we are done. Bye! Bumalik kami sa Central Westgate dahil nakaligtaan kong bumili ng ham. And while papasok sa Tops or grocery store ng Central Westgate, napadaan ako dito sa magagandang bulaklak. Ay, nako. Kukuha ako ng isa dito. This is only 25 baht. Yung isang pungpung ng ganito, 25 baht or only nasa 40 pesos lang. Kukuha ako ng isang ganyan para de-decorate sa table. Dito kayo pumasok sa gulay department. Pwede na ito para sa balay. Yung kukunin ko na lang man dito ay ham. Maganda ng fruits o fruit platter o fruit serving. For 99 baht. Nasa 130 pesos. Ham. Here. Pepper. Au pepper na ka. Au pepper ka. Ni ka. Chai ka. Hay gunit ko diyan kanin bugat. Pamanroy nung ka. $100 lang yung bibilhin ko diyan. Hahatiin nila yan ng maninipis. Na kung kaya kong ibigay ang instruction sa kanya ha. Ayun yung may slicer sila dun.
bilhin siya ng buo, slice pa pala. Oo, oh, slice. Mahal yan. Aw! Hit nun ka. Sabi ko ganyan lang kanipis, oh. Dito ko kayo makita. Flexing my mini Clara in my new nails. Cat's eye in the rose pink shade. Terno-terno na sa aking mini Clara handbag. Anit ng ika. Okay ka. Yun, hahatiin niya lang yun. And after, pupunta na kami ng cashier and magta-taxi na lang kami pa-uwi. Pati niya ng bulaklak mo. Ooh, parang bouquet na siya, no? Pwede na siya pang bouquet. That is only for 25 baht or 40 pesos.